This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay linggo na muli wherein tayo po ay nagse-celebrate sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. This is the first time po na magla-live tayo sa ating Sunday celebration. I hope and pray ang bawat isa po ay nasa magandang kalagayan. Bago po tayo magsimula, nais ko po kayong imbitahan na tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Jesus. Good morning po, Lord. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin ngayong umaga, Panginoon. Nawa, O Diyos, pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mga salita mo ngayong umaga. Ang iyong Santong Espiritu ang malayang kumilos sa bawat isa sa amin ngayong umaga, sa bawat kasama namin na nanonood ngayon. Panginoon, ikaw po ang maluwalhati namin, maramdaman namin ang pagkilos mo sa buhay namin. Ang dalangin po namin, O Diyos, gawin mo po kami karapat-dapat ngayong umaga. Kung meron ka pong nakikitang hindi ka lugod-lugod sa aming mga puso, sa aming mga buhay, kung meron ka pong nakitang kasalanan, may nagawa po kaming kasalanan, maring ito po ay hindi namin sinasadya, humingi po kami ng kapatawaran ngayong umaga sa iyo dahil gusto po namin maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa mga pangako mo na kung kami ay hihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, ikaw ay tapat na maglilinis, magpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat po, gabayan mo po kami, Panginoon, habang pinag-aaralan namin ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po ang bawat isa? Ang dalangin ko po ay nasa maganda kayong kalagayan, katulad ng kalagayan namin ngayon, sa biyaya ng Panginoon. Mag-umpisa po tayo sa isang kwento na kung saan si Jesus ay nagpagaling. Meron na po ba kayong karanasan na kung saan ay kayo ay may kaibigan na kailangan ng tulong nyo, na ikaw ang makakatulong sa kanya? Ikaw yung kaibigan na pwedeng makapagbigay ng lunas sa pangangailangan niya. Ngayon pong umaga, tunghayan po natin yung kwento ni Jesus sa kanyang Biblia mula sa Lucas chapter 5 verses 17 to 26. Sabayan niyo po akong magbasa ng salita ng Diyos. One day, Jesus was teaching and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village, Galilee, from Judea, from Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men, carrying a paralyzed man on a mat, and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your heart? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want to know that the Son of Man has authority on earth to forgive your sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, your mat, and go home." Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things
today. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Nag-umpisa na po si Jesus noon ang kanyang pagtuturo, pagpapagaling, kaya napakaraming tao ang sumusunod doon kay Jesus. Saan man siya pumunta, siguradong-sigurado na dudumugin siya ng tao dahil sa mga napabalitang siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Isang araw, mayroong habang si Jesus ay nagtuturo, napakaraming tao. At present doon yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law, at nandoon si Jesus para, na may kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. May mga magkakaibigan na pupunta doon, dala-dala, kasama nila, buhat-buhat nila yung kanilang kaibigan na paralyzed. Nang sila'y dumating, nakita nila punong-puno ng tao dahil nga napapabalita nga na si Jesus ay nagpapagaling kaya dinudumog siya ng napakaraming tao. I-picture out niyo po na napakabigat nung lalaking kanilang daladala, nung kaibigan kanilang daladala. At nang dumating sila, puno-puno ito ng tao, hindi sila makapasok. Maaring talagang naniniwala itong mga magkakaibigan na to na si Jesus ay magpapagaling. Their faith doon kay Jesus na magpapagaling. Pero paano na kung kayo yung nasa kalagayan ng mga magkakaibigan, parang uwian na lang kasi napakadaming tao, baka hindi tayo makahinga, baka mag-stampede, baka magkagulo, at napakabigat nitong kaibigan natin. Pero yung pananampalataya nila kay Jesus, binigyan nila ng action dahil kahit napakaraming tao, napaka-clever nila, dahil inisip nila, sa bubong na lang natin dalhin, doon na lang natin siya idaan. Kaya isipin nyo, yung isang tao na may sakit, na paralyzed, syempre hindi makalakad. Daladala lang nila sa mat, inakyat nila sa bubong, at binutas nila yung roof ng bahay. Kawawa naman yung may-ari, no? But anyway, sabi nila, ibababa na lang nila yung may sakit. Kaya binutas nila yung bubong, at inihulog nila yung paralyzed man, yung kaibigan nila sa harap mismo ni Jesus. At nang makita ito ni Jesus, sabi niya, na-amaze siya dahil sino naman ang taong mag-iisip nito na ibaba yung kaibigan nila kung hindi mayroong pananampalataya itong mga taong ito. At ang sabi ng Panginoon, young man, or friend, young man, your sins are forgiven. Young man, your sins are forgiven. Naalala niyo ba na yung Pharisees at yung mga scribes, yung mga teachers, nandoon, hindi parang i-witness yung kagalingan ni Lord, kundi maghanap sila kung ano ang maling gagawin o sasabihin ni Jesus. Sabi nila, na-iskandalo sila. What a blasphemy na itong taong ito magsasabi na magpapatawad ng kasalanan. Only God can forgive sins. Dahil sa mga sinabi nilang yun, alam na ni Jesus that they were thinking that way. Sabi ni Jesus, bakit kayo nag-iisip sa inyong mga puso ng ganyan? Ano ba ang mas madaling sabihin? I forgive your sins or get up and walk? Sabi ni Jesus, the Son of Man came here with authority on earth to forgive sins. Kaya tinignan niya kaagad yung paralyzed man at sinabi niya, get up, walk, get your things, and go home. Alam niyo ba kung anong ginawa ng paralyzed man? He immediately,
rin Tagalog, pagkadaka-daka, he immediately stood up. At nang tumayo siya, kinuha niya lahat ng mat niya, lahat ng pinaghigaan niya, he go home and praising God. Everyone who sees what happened, they were all amazed because they witnessed something great that day. Nung natunghaya niyo ba yung kwento, hindi ba kayo nagulat kung bakit itong paralyzed man inilagay ng mga kaibigan niya sa harap ni Jesus para pagalingin sa kanyang karamdaman? Ano ang karamdaman niya? He is a paralyzed man. Pero bakit ba ang sabi ni Jesus ay, "Young man, I forgive your sins"? Bakit inuna ng Panginoon ang pagpapatawad sa tao? Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Why did Jesus foster forgiveness first? Bakit pagpapatawad sa kasalanan ang inuna ni Jesus? Sa palagay nyo, bakit niya ba pagpapatawad ang inuna ni Jesus? Pagpapatawad ng kasalanan ang dahilan ng pagparito ni Jesus. Forgiveness of sin is what Jesus came to do. Pagpapatawad ang kailangan, ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa mundo. Napag-aralan natin noong mga nakaraang araw sa ating devotion, ang Book of John, na kung saan pinakilala ni John si Jesus as the Lamb of God who takes away the sins of the world. That He is the Christ. He is the Christ, the Christos. Ang ibig sabihin ng Kristo sa Hebrew word is the Messiah, the Anointed One, the Lamb of God. Siya po ang rason kung bakit si Jesus ay pumirito dito sa lupa. Siya ang Kordero ng Diyos. Dahil siya lamang ang makakapag-alis ng ating mga kasalanan. Noong unang panahon, kailangan nilang mag-offer ng sacrifices para mapatawad sila sa mga kasalanan nila. Kailangan nila ng cattle, ng sheep, ng doves, ng lamb. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Na si Jesus, para tumubos sa ating mga kasalanan. He offered His Son to become a lamb for all of us. Para ialay ito sa bawat isa sa atin, para matupos tayo sa ating mga kasalanan. At yung lamb na kailangan ay without blemish, walang kasalanan. At si Jesus lamang ang magkakwalify dito. Ito yung dahilan kung bakit magpapatawad sa kasalanan ng inuna ni Jesus. Dahil ito yung layunin niya kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. So we are not worthy of all these things na ano bang meron ako para ibigay ng Panginoong Jesus yung buhay niya. Pero napaka-selfless ng Panginoong Jesus na binigay niya yung sarili niyang buhay para iligtas tayo sa kasalanan. Bumaba siya dito sa lupa para sa akin, para sa iyo, para sa mga mahal mo sa buhay, para tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan at magpatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa po ang makikita natin sa ating mga pinag-aralan? Ang una, forgiveness of sins is what Jesus came to do.
ang pagpapatawad ng kasalanan ang dahilan ng pagpaborito ni Jesus. At ito ang pangunahing kailangan ng bawat tao. Forgiveness of sin is the man's greatest need. Sabi nga, for all have sinned, sabi sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ito yung unang kailangan ng bawat isa sa atin para tayo ay magkaroon ng tamang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon nung nakita niya yung paralyzed man, sabi niya, young man, your sins are forgiven. Hindi ang pangunahing kailangan natin ay kagalingan ng ating pisikal na katawan. Nakita ni Jesus na mas kailangan ng taong ito ang pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Pwede kang actually pwede siyang makarating sa langit kahit paralyzed man siya kung siya ay napatawad sa kanyang kasalanan. Pero hindi siya makakarating sa kalangitan kung hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ganun din po tayo. Sometimes, akala natin, may mga bagay tayong mga ginagawa sa buhay na akala natin, ito yung makakapagpatawad sa kasalanan natin. Akala natin yung emptiness inside our hearts. Gumagawa tayo ng mga bagay na ipangpupuno natin dun sa puso natin. Akala natin, mga material na bagay, ang makakasuffice ng nalaman ng puso natin. Sometimes, akala natin yung mga karanyaan ng bagay ang makakasuffice sa puso natin. But in reality, lahat ng bagay nakakulangan sa atin. Ang pangunahin natin kailangan ay ang kapatawaran ng ating Panginoon. Hindi yung mga bagay na hindi yung mga bagay na inaasam mo, hindi yung mga bagay na mga dreams mo ang una mong kailangan. Hindi ang mga pera ang una mong kailangan. Hindi yung relasyon mo ang una mong kailangan, kundi ang pagpapatawad ng Diyos ang inyong kailangan. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung kalungkutan mo, parang nasa iyo na lahat eh. Parang after attaining your dreams, after savings a lot of money, after having a beautiful house, after having a family, a beautiful family, bakit ganun? Parang may kulang pa rin. May kulang pa rin. At ang kakulangan ito ay masusupungan mo sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Jesus. Naniniwala ako na anumang bagay na sa akala mo yun na ang katugunan ng lahat sa pangangailangan mo. At pag nakuha mo yun, hindi ka pa rin masaya. Pero pag natagpuan mo at nasumpungan mo ang kapatawaran ng Panginoon, magkakaroon ka ng kalugusan sa buhay mo. Ito ang rason kung bakit inuna ng Panginoon ang pagpapatawad sa lalaking iyon. Dahil siya ay bumaba dito sa lupa para sa atin, para patawarin, iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ito rin ang dahilan, ang pangunahing dahilan ng kailangan ng mga tao. At sa ikatlupong kadahilanan ng bakit pagpapatawad ang inuna ni Jesus, pagpapatawad sa kasalanan ang dahilan ng pagparito ni Jesus, forgiveness of sins is what Jesus came to do. Forgiveness of sins is the man's greatest need. Pagpapatawad ng kasalanan ang pangunahing kailangan ng tao. At ang ikatlo po, forgiveness of sins is to be found in Jesus. Pagpapatawad
ng kasalanan ang ay matatagpuan lamang kay Jesus. Sa ating buhay po, once na nakaroon tayo ng kasalanan, alam mo yung nandoon yung guilt feelings, gumagawa tayo ng paraan, kung anong paraan para makagawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kabutihan para pambawas daw ng kasalanan. Nagdudonate tayo ng maraming mga pera, mga items, pang cover up natin sa ating mga kasalanan. Nananalangin tayo at lumalakad tayo ng paluhod para mapatawad tayo sa kasalanan. Sinusugatan natin yung ating mga likod. Lumalakad tayo, pumaparada tayo para hugasan ang ating mga kasalanan. Ito nga ba yung kailangan ng Panginoon? Dito nga ba tayo mapapatawad ng Panginoon? Akala ko po nung una, nung dalaga po ako, masasabi mong ako ay isang relihiyosang tao. Kasi po, 3 beses po ako nagsisimba nung araw. Dalaga pa lang po ako. College students pa lang po ako. Akala ko, sa bawat pagpasok ko sa simbahan, nakakabawas ito ng kasalanan ko. Akala ko, yung pagiging mabait na anak, nakakabawas ng kasalanan ko. Akala ko yung pagtulong ko sa magulang ko sa gawaing bahay. Akala ko nakakabawas ito sa kasalanan ko. Akala ko nga yung pagiging mabuting estudyante at pagiging mataas na grade, nakakabawas ito sa kasalanan ko. Pero nung natagpuan ko at nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Panginoon, nakita ko, hindi pala ako ang magbibigay. Hindi pala yung mga bagay na alam ko ang magbibigay ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Hindi ko pala kayang pagpaguran ang kapatawaran ng kasalanan ko. Hindi ko pala kayang to work on it. Hindi ko pala kayang bayaran sa sarili kong sikap. Hindi ko pala kayang bayaran ang mga gawa ko, kabutihan ko, kayamanan, karangyaan, pagiging mabuting tao ko para mabayaran ko ang kasalanan ko. Si Jesus lang pala. Siya pala. Sa kanya pala matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan. Simula nung nakilala ko si Jesus sa buhay ko, tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. Noon ko naramdaman, naranasan ang kapatawaran ng Panginoon sa buhay ko. Doon nagsimula yung bagong ako. Doon nagsimula yung bagong pananaw sa buhay ko. At ang ika-4 po natin, once na natanggap mo ang kapatawaran ng Panginoon sa buhay mo, it is the beginning of goodness of life. Forgiveness of sins is the beginning of goodness. Ang pagpapatawad ng kasalanan ang pasimula ng pagiging ganap ng isang tao. Sabi niya sa verse 25, immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying, and went home, praising God. He stood up. Matapos mong matanggap yung kapatawaran ng Panginoon sa kasalanan mo, magiging buo ka na. Ano mang bagay ang nagawa mo, ano bang bagay ang kasalanan mo, napatawad na ng Panginoon. At magsimula kang mamuhay
ng isang malinis na tao. Ano mang kalat na naikalat mo, pwede mong pulutin isa-isa at buuin ang pagkatao. Simula nang mapatawad ka ng Panginoon, ang kasalanan mo'y nabura na sa isipan ng Panginoon. Tinitingnan kanya hindi parang isang taong nagkasala. Ang tingin ng Panginoon sa iyo'y malinis ka na. Ano man yung kasalanan na nagawa mo, napatawad ka na. Minsan tayo po, napatawad na ng Panginoon. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Kaya hindi mo mabuo ang pagkatao mo, hindi mo mabuo ang buhay mo. Dahil ikaw mismo, hindi mo tiningnan ang sarili mo na malinis ka. Hindi mo tiningnan ang sarili mo na binuo ka ng Jesus. Ano mang bagay ang nagawa mo sa nakaraan mo, nasaktan mo, ng mga tao, tingnan mo yung sarili mo. Malinis ka na sa harap ng Panginoon. At pwede mo nang harapin ang mga taong nasaktan mo, nasugatan mo dahil sa kasalanan mo. Napakaganda ng binigay ng Panginoon na kapatawaran sa bawat isa na magbubunsod sa atin na maging buo. Meron ba kayong kaibigan na kailangan ng dalhin nyo sa Panginoon? Meron ba kayong mga mahal sa buhay na kailangan nyong dalhin sa Panginoon? Meron ba kayong mga kakilala na katulad nitong paralyzed man na to, na kailangan nyong i-draw close to sa, ito sa Panginoon? O ikaw mismo, kailangan mong lumapit sa Panginoon at kailangan mong tanggapin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Alam ko po, hindi aksidente ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Lahat kayong nanonood, lahat kayong nakikinig, ito ang mensahe ng Panginoon. You all matters to God. Kaya siya bumaba dito sa lupa. We all matters to God. Kaya siya bumaba dito sa lupa para patawarin tayo sa kasalanan natin. Para alisin ang mga kasalanan sa ating mga buhay. At ang pagpapatawad ng Diyos ay sa Kanya lang natin masusunduan. Pag natanggap natin ang bawat kapatawaran na binigay sa atin ng Panginoon, we will become whole. Tayo'y mabubuo. Tayo'y pwedeng magsimula muli. Tayo'y pwedeng uling makita ng Panginoon sa bagong tayo, sa bagong ikaw, sa bagong ako. Nawa po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito ay nangusap sa bawat isa na anuman ang ating mga kasalanang nagawa, bumaba ang Diyos, bumaba ang Jesus sa lupa para tayo iligtas. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat. Salamat dahil sa laki ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo pinagkait yung kaisa-isa mong anak na inalay mo para tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay napatawad na, kami ay nilinis. Turuan mo po kami, Panginoon, na humingi ng tawad sa iyo.
Turuan mo kami na makita namin na ikaw lamang ang makakapagpatawad ng aming mga kasalanan. Turuan mo kami na makita namin ang sarili namin, na kami, kapag kami ay humingi ng tawad, kami ay napatawad na at may bagong kami na. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po sa walang hanggan mong pagmamahal sa bawat isa. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hindi mo lang kami pagagalingin, Panginoon, sa aming espiritu. Pagagalingin mo rin kami sa anumang karamdaman meron kami, O Diyos. Karamdamang pisikal, karamdamang espiritual, ano man ang aming pinagdadaanan, O Diyos, ikaw ang katuponan ng amin. Maraming salamat, Panginoon, for your words, Lord God, this morning. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapatawaran. Pinupuri ka namin, iluluwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin. Magandang-magandang umaga po sa bawat isa. Nawa po ang bawat isa ay nakadinig ng salita ng Diyos. Nadinig ang tinig ng Panginoong Yesus. Kung tayo'y patawad ng Panginoon, lumatag tayo, tayo'y bago na. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po and God bless everyone. Welcome po sa ating Ecclesia in the Home, 8 o'clock update. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ecclesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. At isang church po, ito ay ako, ikaw, siya at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. God bless po.